25 years ago, pinaampun po ako ng nanay ko. At ang umumpun po sa akin ay sina Melanie at Roger Capistrano. Sa Maynila po kami nakatira. At ate, may balat po ako sa binti. Kayo daw po yung nanay ko. Ano ba okasyon at bigla-bigla ka nalang nagyaya kumain dito sa labas? Pwede naman magluto na lang tayo doon sa bahay. O kaya, doon na lang sa baba ng building natin, marami namang makakainan doon, di ba? Ano bang meron dito? Beshi, di ba high school pa lang mag-best friend na tayo? Oo naman. Bakit parang ang seryoso mo naman ngayon? Para tuloy nahihiwagaan ako sa'yo. Patapusin mo muna kasi ako. 'Di ba? Alam mo naman na hindi ako biological daughter nila Mama at Papa. Baby pa lang inampon na nila ako. Beshi, depressed ka na naman ba? Hindi. Kasi si Mama nag-chat nung isang araw. May information daw sila tungkol sa nanay ko. Alam mo naman na ang tagal ko nang hinahanap yung biological mother ko, 'di ba? Simula nung nag-18 ako, nung sinabi nilang adopted ako. For some reason, parang gusto ko siyang makita at makilala. Uy, Beshi, good news yan! So, saan daw yung nanay mo? Uwi ka ba sa Pinas para puntahan siya? O, ano na plano mo? Ay! Hello po, ma'am. Welcome to Kenny Soy Restaurant. Kabayan po? Na-order na po ba sila? Ano pong favorite niyo? Favorite ko po kare-kare. Isang order po. Ikaw, Beshi? Ay, ako po. Ito po, tofu sisig, chicken caldereta, tsaka papaitan po. Libre po kasi niya. Okay lang po ba 15 minutes serving time? May idadagdag pa po ba sila? Yan na po muna. Salamat po. Okay po. Excuse po lang muna ha. Plano mo, Beshi? Beshi, yung waitress kanina, siya yung babae sa picture na sinend ni Mama kanina. Ito, Beshi, siya yung nanay ko. Hala, oo nga no, Beshi. Pareho pa kayong kulot. Bakit di mo kausapin? Ano pa bang hinihintay mo? Kaloka. Akala ko, sa Pinas pa kayong magkikita. Oh, dito pa pala sa abroad! Pareho pa pala kayong OFW! Kaya nga eh. Kaya pala hindi ko siya mahanap sa Pinas noon. Kasi dito kami magkikita. Pero ayoko munang magpakilala sa kanya. Saka na. Hindi ko kasi alam kung paano pa siya haharapin. Tsaka ang dami kong gustong itanong eh. Sige, Beshi. Kung hindi ka pa handa, sige, wag muna. Kain na muna natin to. Ngayon ko na ba ipapaalam sa kanya? Ngayon ko na ba sasabihin? Golda, hindi ka pa ready. Hindi pa to yung tamang oras. Saka na, humanap ka ng magandang tiyempo. Mamaya na po yung order nyo, coffee, tatlong creamer, tsaka isang asukal, hindi po ba? Opo, thank you po. Ma'am, para po sa coffee, tres lang ho, ha? Huwag yun ako akong bigyan ng tip kasi araw-araw nagkakape kayo eh. Mas malaki pa yung binibigyan nyo sa akin tip kaysa sa presyo ng kape. Ate, tanggapin niyo na po. Sige na po. Maliit na bagay lang naman po 'yan. Pantulong sa pang-araw-araw niyo. Salamat po, ma'am. Napakabait niyo talaga sa akin.
bihado ako. Napalak talaga kayo ng maayos ng magulang ninyo. Okay lang po ba kayo, ate? Naalala ko lang po yung anak ko. Siguro ho, kaedad nyo na siya ngayon. May anak po kayo? Opo. Mahabang kwento, ma'am. Sabi nga nila, it's complicated. Sige po, ma'am. Enjoy your coffee po. Excuse lang po muna. Okay po, ate. Salamat po. Beshi, ready ka na bang magpakilala sa nanay mo? Matagal ko na ngang pinag-isipan kung kailangan ko pa bang magpakilala at bulabugin pa ang buhay ng nanay ko ngayon. Pero Beshi, I think panahon na at ramdam ko din naman ang pangungulila niya sa anak niya at ako din naman sa nanay ko. Basta Beshi, andito lang ako to support you. Thank you, Beshi. Hello po mga ma'am! Andito pala mga paborito kong customers! Hi po, Ate Cynthia! Birthday ko po ngayon. Happy birthday! Saan mo nakuha yung lampin na yan? 25 years ago, pinaampun po ako ng nanay ko. At ang umumpon po sa akin ay sina Melanie at Roger Capistrano. Sa Maynila po kami nakatira. At ate, may balak po ako sa binte. Kayo daw po yung nanay ko. Anak, patawarin mo ako. Pinaampun lang naman kita dahil sa batang bata pa ako nung naipagbuntis kita. High school lang ako, pati ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Anak, mas gugustuhin kong isakripiso ang pagiging nanay ko sa'yo kaysa makita ko umiiyak ka dahil nagugutom ka at wala akong mapampili ng gatas sa'yo. Nasa tuwing nagkakasakit ka, hindi kita madala sa doktor. Anak, sana mapatawad mo ko. Alam ng Diyos na lang pas langit ang pagmamahal ko sa'yo. Kami ng tatay mo, anak, mahal na mahal kita. Sabi na po sa akin, no, nakamulatan kong mga magulang ang lahat. Naiintindihan ko po yung ginawa niyo, yung desisyon niyo na ipaampun ako. Yung sakripisyo niyo para sa ikakabuti ko. Wala pong hihigit pa sa sakripisyo ang ginawa ninyo. Kahit po, hindi ko po kayo nakilala or nakakausap noon pa man. Mahal na mahal ko na po kayo. Utang ko po sa inyo yung buhay ko. Mahal ko po kayo, Nay. Salamat, anak.
Thank you.